Anong sabi ng mga comments? Kai, pumasyal ka na lang. Hindi naman kasi magaling yang si Kai, mataas lang, magaling lang kapag mahina ang kalaban. Madali ba kung una nagpapalungkot sa'yo, nagpapasama sa'yo at sumisira ng buhay mo, hindi naniniwala sa kakayanan mo, ay ang pamilya mo? Madali ba yon? Hindi madali yon, sapagkat doon tayo tinanim ng Panginoon. Paano ka magbublom kung ang nasa paligid mo ang siyang unang nagpapalanta ng buhay mo? Nalalaman mo ba ang kapangyarihan ng salitang binibitawan mo? Aware po ba kayo na sa kahit isang salita lamang ay po pwede tayong bumuhay o pumatay ng tao? Seryoso. Hindi naman ako nagsabi niyan, kundi ang Panginoon, ang banal na kasulatan. Proverbs 18:21, ang kamatayan at buhay ay nasa kapangyarihan ng ating dila. Ang dila, kala mo mahina, walang buto, pero wag ka, makapangyarihan ang dila. Eh bakit nga, magsalita lamang tayo, pumupukaw na tayo ng reaksyon sa ating kapwa-tao. Magsalita ka lamang ng may pag-uutos, meron kang mapapakilos. Magsalita ka lamang ng may pakiusap at pagmamakaawa, mayroong magdadalang habag. Magsalita ka lamang ng may paghingi ng paumanhin, paghingi ng tawad, suddenly, mayroong maghihilom na sugat. Magsalita ka lamang ng may pagmamahal, love you, miss you, may gagaan ang pakiramdam. On the other hand, kahit isang salita lang po pwedeng makapagpaluhay. Kahit isang masakit, matalim na salita po pwedeng sumira ng malalim na ugnayan. Ganon ka makapangyarihan ang sa akala mo ay salita lang. Kaya nga ang paalala, kung itutuloy mo ang Kawikaan 18:21, ang idudugtong doon, mag-ingat sa mga salitang bibitawan mo, sapagkat aanihin mo ang pupwedeng ibunga nito. Sa kaparehas na turo ng Panginoon, Matthew 12:37, ang sasabihin doon, pananagutan ninyo ang mga walang kwenta, walang kabuluhan na salitang binitawan ninyo. Huhusgahan kayo dahil dito sa araw ng paghukom. Again, hindi ako may sabi niyan, kundi ang ating Panginoon. Kaya mag-ingat sa mga binibitawang salita. Lalo pat, according to survey, alam nyo ba binibitawan nating salita? Sa loob ng isang araw lang, umigit kumulang 13,000 words a day. Dami nun. Kung pagsasama-samahin mo yung mga salita ngayon, pupwede kang makasulat ng isang libro araw-araw pag ganon. Nakakagulat? Hindi lang yan. Men, may mas nakakagulat yan. Sapagkat yung 13,000 na yan, men, sa atin lang yan. Para sa atin lang na mga lalaki yan. Para sa mga babae, mga beshi. Alam nyo kung ilang words kayo per day? 20,000. Parang nagulat pa kayo. Kami hindi na. Baka nga kulang pa yung 20,000. Hindi ka paggalit niyan. Paggalit ka. Pero 13,000, 20,000, same prehas lang. Marami na rin yan. So napakaraming mga salita na po pwedeng makapagpagaan, makapagpapikat ng dalahin ng tao, po pwedeng bumuo at mawasak sa buhay o araw ng tao, po pwedeng kumatay at bumuhay ng puso o ng buhay mismo ng tao. Dapat nating malaman yon na sa 13,000 na yon, na sa 20,000 yun, kahit isang salita lang, we should be mindful of that. Sapagkat po pwedeng dumadako tayo ng buhangin na hindi na natin alintana yung mga nahuhulog, sapagkat ang dami-dami namang mga buhangin. Sa dinami-dami na mga salitang binibitawan natin, baka wala na tayong pakialam sa po pwedeng maging epekto niyan. Narinig natin sa ating unang pagbasa kung gaano ka makapangyarihan ang salita ng Diyos. Ang sabi doon, para itong isang ulan, patak ng ulan, na dumidilig
sa mga binhi at nagpapatubo sa mga binhi. Tandaan po natin, ang Panginoon ay naglagay ng mga binhi ng mga mabubuti sapagkat mabuti siya sa puso natin. Ang salita niya, ang ulan na dumidilig dyan at nagpapatubo. This will explain why kapag ikaw ay nagbabasa ng salita ng Diyos, kapag ikaw ay nagdarasal, kapag ikaw ay nakakapakinig ng makabuluhang homily, iba yung pakiramdam mo. Naiingganya kang magpakabuti. Mas magpakabuti. Magdarasal na ako. Tama si Father. Magbibigay ako. Magsasakripisyo ako. O sige na nga. I-stretch ko pa yung pasensya ko. O sige na nga. Ihingi na ako ng tawad. Magpapatawad na ako. Lord, tama si Father. Tama ang salita ng Diyos. Sasampalataya ako sa iyo kahit napakatindi ng problema ko. Kapag ganun ang epekto sa iyo, nadidilig ng salita ng Diyos yung nabinhi ng mabuti sa puso mo. Kaya nga malakas makabuti ang pagsisimba sapagkat kung lagi mong napapakinggan ang ulang dumidilig sa mabuti sa puso mo, tutubo yung mabuting yan hanggang sa maging mabunga sa buhay mo, sa buhay ng iba, lalo tigit sa iyong pamilya. Ngayon kung bakit ko sinabi yan, ay upang ipaalala sa inyo na makapangyarihan din talaga ang salita natin sapagkat tayo'y nilikha ng Diyos ayon sa Kanyang larawan. At ang ating buhay, ang ating hininga, galing sa Kanya. Kaya kapag tayo'y nagsasalita, makapangyarihan din ang ating salita. Kaya din natin ng mga salita na ito na diligin at payabungin ang mga mabubuting binhi na ng Diyos na naipunla sa puso natin o sa puso ng kapwa natin. Bigyan ko kayo ng halimbawa. Si Attorney Magsino ay isa sa mga pumasa dati sa 2021 bar exam. Pero bago siya nakapasa, katakot-takot na pagbagsak ang naranasan niya. In his own words, ito ang post niya. Nandiyan sa screen. I failed UPCAT. I failed Singaporean Government College Scholarship Exam. I failed my first choice course in college. I was not regularized in my first job after college. I failed to get a Canadian visa to be with my family. I failed my law school entrance exams but was allowed to be admitted on conditional status during my freshman year. I failed to graduate from law school on time, took another year. I failed to take the bar exams on time, pandemic happened, and more. Yun ang sabi niya. Ibig sabihin, marami pang pagbagsak ang naranasan niya. Until, sabi niya, but today, I am attorney Christian Abris Magsino. Tanong, ano ang kanyang naging sikreto? Tiyaga? Pananampalataya? Tiwala? Epekto lang yon. Hindi muna yon. Bago yon, ang naging sikreto niya ay ang mga magagandang salita sa kanya ng mga magulang niya. Tuwing babagsak siya, kahit na ginagawa na niya ang best niya, ang sasabihin ng kanyang nanay at tatay sa kanya, okay lang yon. You did your best naman. Alam naming mahirap talaga. Pag hindi mo pa makuha ang goal mo, try ka lang. Makakaya mo rin yan. Yun yung mga magagandang salitang parang ulan na nagpatubo sa binhi ng pag-asa niya. Doon sa tiwala na nasa puso na niya, doon sa pananampalataya na nasa puso na niya, yung mga magagandang salita yon ang nagpatubo mula sa mga magulang. E isipin po ninyo, kung sa bawat pagbagsak niya, ang narinig niya mga salita na idinilig sa kanya ng mga magulang niya, ay, mga nega, ano ba naman anak? Ilang take mo na yan? Lagi ka nalang bumabagsak. Hindi ka tumulad sa kapatid mo. Naku, ewan ko ba sa'yo? Napag-iiwanan ka na? Ang dami na nating nagasta?
Yung mga kaklase mo, yung iba kapitbahay pa natin dito, nakapagpatarpulin na, matagal na, ikaw hanggang ngayon, wala pa. Ano ba naman? O isipin po ninyo, kung yung mga salitang yan ang pinandilig sa kanya ng mga magulang niya, ano ang tutubo? Hindi yung faith niya, kundi yung fear niya. Hindi yung confidence niya, kundi yung doubt niya. Hindi yung hope niya, kundi yung pagiging sanay mag-give up na siya. Yun ang tutubo, yung negatibo at hindi yung positibo. Sapagkat tandaan natin ito. Sabi ko kanina, nagtanim ang Diyos sa atin ng mabubuting binhe. Sapagkat siya'y mabuti. Ang sasabihin sa talinghaga ng mga trigo at damo, later on, nagtanim din ng masamang binhi sa puso ng tao ang demonyo. Yan ang dinidilig ng demonyo sa puso natin. At yan din ang pupwede nating diligin sa kapwa natin sa pamamagitan ng mga masasakit na salitang binibitawan natin. And so be careful with your words, sapagkat hindi mo alam kung ano ang madidilig mo. Pero kapag nagsasalita ka ng mabuti, yung mabuting binhi sa puso ng kapwa mo ang nadidilig mo at pinatutubo mo. Pero kapag masama ang sinasabi mo, yung masamang binhi sa puso niya ang pinatutubo at pinalalago mo. At yun ay pananagutan mo. Kaya, nakabupuisip, nakainis yung mga bashers ni Kay Soto. Si Kay Soto ang nangangarap para sa ating mga Pilipino na makapaglaro sa NBA bilang isang full-blooded na Pilipino. Meron tayong Jordan Clarkson, pero hindi full-blooded yon. Phil-am yon. Kung magkakataon, si Kay Soto ang magiging unang Pilipino full-blooded sa NBA. Nasa Summer League siya. Nagta-tryout siya. Sa mga unang laro ng Magic, ibinangko siya. 3 beses yata yung laro, bangko siya. Ano sabi ng mga comments? Kay, pumasyal ka na lang. Hindi naman kasi magaling yang si Kay, mataas lang. Magaling lang kapag mahina ang kalaban. Nakaw, banderang kapos yan. May nag-comment pa nga ng ganito, basahin niyo yung comment na yan. Ang sabi sa comment, habang nakabangko si Kay, Kay, ubusan mo ng Gatorade yung mga kakampi mo, makabawi man lang. Sige nga. Kaninong comment yan? Kaninong mga reacts yan? Tagalog yan. So hindi foreigner yung nag-comment na. Pilipino. Pilipino yung nagtatawa at nang bambash sa kanila. Di ba masakit yon? Mas masakit yon. Parang lato-lato sa tenga yon, nakabubuisit yon. Meron pa tayong kasabihan na ganito. If you don't like where you are, move. You are not a tree. Medyo mainit sa lugar ninyo. Kasi hindi naabot ng electric fan yan. Kung mainit, move. Punta kayo dun sa may electric fan. Hindi ka puno, ha? Move. Palalimin natin. Kapag hindi mo gusto yung mga kasama mo, hindi mo gusto yung naririnig mo, move. Ang punto, madali ba yon? Madali sa simbahan. Pero hindi madali yon. Halimbawa para kay Kay, yung basta i-renounce sa yung pagiging Pilipino niya, yung basta takpan ang kanyang tenga sa mga Pilipino niyang kapwa na nagbabasya sa kanya. Sige nga, madali bang i-bash ka, siraan ka ng kasama mo sa trabaho, yung kaklase mo, yung lagi mo kasamang kaibigan mo, yung kabarkada mo na akala mo'y para sa'yo? Madali bang i-bash kung doktor ka ng kapwa-doktor mo? Madali bang sulutin kung engineer ka ng kapwa-engineer mo? Madali bang siraan ka ng kapwa-pulis mo? Ako, matetake ko. Lahat ng bash sa akin, kahit milyong-milyong tao, kaya ko. Wag lang akong iba-bash ng kahit isang kapwa-pari ko. Madali bang i-bash ng kapwa-madre mo? Nakasama mo sa kumbento? Ha? Mas palalimin natin. Madali ba kung ang unang hindi naniniwala sa'yo ay asawa mo? Kung ang unang hindi tapat sa'yo ay asawa mo? Madali ba kung ang unang hindi naniniwala sa'yo ay magulang mo? Madali ba kung ang unang walang malasakit sa'yo ay kapatid mo?
Madali ba kung una nagpapalungkot sa iyo, nagpapasama sa iyo at sumisira ng buhay mo, hindi naniniwala sa kakayanan mo ay ang pamilya mo? Madali ba yon? Hindi madali yon sapagkat doon tayo tinanim ng Panginoon. Kasi ang gusto ng Panginoon silang makasama mo sa pag-bloom mo. Bloom where you are planted nga, di ba? So paano ka mag-bloom kung ang nasa paligid mo ang siyang unang nagpapalanta ng buhay mo? Tahulan na tayo ng ibang aso. Wag lang yung alaga at pinapakain nating aso. Siraan na tayo at sirain na tayo ng diretsyo ng ibang tao. Wag lang ng mga tao sa buhay mo, lalo tigit ng pamilya mo. Tama? Kung mangyari man yan, lahat tayong magagawa. Pero may solusyon sa pagkatandaan mo, kapatid. Hindi sila, kundi ang Diyos ang nagtanim sa'yo. Kahit pa walang bilib sa'yo ang mga magulang mo, wala silang alam sa'yo sa kakayanan na meron ka sapagkat ang nagbigay ng kakayanan mo at ang may plano para sa buhay mo, yung long-term plan sa kabila ng kapalpakan mo, hindi ang magulang mo, kundi ang Diyos na siyang lumikha sa'yo, na siyang nakakalam at nagbigay ng talento sa'yo, na natatabunan lang ng mga insecurities mo, ng takot mo, ng paninira at ng mga pangit na karanasang naranasan mo. You just have to unearth it. Believe in yourself and believe in God's plan for you. Huwag mong pansinin yung sinasabing masama ng iba, lalo't higit kung hindi naman totoo. Kung totoo man, kung pinagsisihan mo na ito, move! Ang mas paniwalaan mo ay ang sinasabi ng Diyos tungkol sa'yo na hindi nagbabago. I know you. I formed you. I love you. I know the plans I have for you. Plans to prosper you and not to harm you. Do not fear. Huwag kang matakot. Sasakita. Kahit yung kinakanta natin, alam kong may magagawa ang Diyos, hindi natin iniimbento yon. Hindi positive thinking yon. Hindi brainwashing yon. May batayan sa Bible yun. Nasa sa Bible yun. Kapag nasa sa Bible, salita ng Diyos yun, sinabi niya yun sa akin at sa iyo. Totoo yun. Panghawakan. Alam mo kung bakit ka natatakot? Alam mo kung bakit ka nasasaktan? Alam mo kung bakit ka patuloy na nalulungkot? Ang pinangahawakan mo, hindi ang salita ng Diyos para sa'yo, kundi yung sinasabing nega ng iba kahit ng demonyo sa isip mo. Hindi ka mahal ng Diyos. Walang mangyayaring maganda sa buhay mo. Hindi na maaayos ang buhay mo. Hindi na magbabago ang mahal mo. Walang kapupuntahan ang pagisimba mo. Inuulit natin yung kasalanan ni Eva at ni Adan sa Genesis 3 verse 4. Sa Genesis 3 verse 4, may sinabi na ang Diyos kay Adan at Eva, pinagbilinan sila na huwag kainin yon. Ano ang sabi ng demonyo? Hindi totoo yon. Sino pinaniwalaan nila? Yung demonyo at hindi ang Diyos. Huwag nating ulitin yung pagkakamali yan. Tandaan mo kapatid, ang makapangyarihan lang ay yung katotohanan, hindi ang kasinungalingan. Ang makapangyarihan ay salita ng Diyos, hindi yung hindi totoo o salita ng demonyo. Pero tandaan mong nagkakatotoo at nagkakaroon ng kapangyarihan ang salita ng demonyo na palungkutin ka, alisin ang iyong pag-asa kapag pinaniniwalaan mo. Kapatid, huwag mo nang dagdagan ang problema mo. Pagdudahan mo na ang lahat, pati ang sarili mo, huwag lang ang pangako at plano ng Diyos para sa'yo. Kaya ka nandito ngayon sa kabila ng problema mo, kaya ka nandito ngayon sa kabila ng yung hinihilingin mo ay parang hindi pa naibibigay ng Diyos sa'yo, sa kabila ng mga pangit na nangyari sa'yo, may seed ng mabuti sa puso mo. Mahal mo pa rin ang Diyos, naniniwala ka pa rin sa Kanya. Kaya lang natatabunan niya ng mga pangit na karanasan at sapagkat ang pinaniniwalaan mo ay ang salita hindi ng Diyos kundi ng demonyo. Come on! Huwag mo nang dagdagan ang mga pangit mong karanasan. Huwag mo siyang pagdududahan. Tandaan mo kapatid, pupwedeng may nawala sa'yo,
Kung pwedeng may nangyari, hindi maganda sa'yo. Kumbaga sa puno, may naputol lang na saka mo. Kumbaga sa puno, may nabunot lang na konting ugat mo. May naputol lang na isa, dalawa, tatlong ugat mo. Marami ka pang ugat. Kumbaga sa puno, nawala lang, nalaglas lang yung dahon mo. Tumingin ka around. May mga puno na kala mo patay, walang dahon. Pero wag ka, buhay yan. Magkakadahon yan. Ganun ka sa panahon ngayon na marami kang pinagdaraanan. Hindi ka patay. Buhay ka pa. Nakatanim ka pa. Dilig lang ang kailangan mo. Dilig ng salita ng Diyos. Hindi ng demonyo. Ito sanang hilingin nating biyaya sa banal na pagdiriwang na ito. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa. Makapangyarihan siya. Kung ako'y magtatapat, sa kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong diringgin ng Diyos ang samu ko sapagkat mahal niya ako. Alam kong diringgin ng Diyos ang samu ko sapagkat anak niya ako. Kung ako'y magtatapat, sa kanya'y maglilingkod. Alam kong diringgin ng Diyos ang samu ko. Pakipikit natin ang ating mga mata and let us pray. Panginoon, tulungan mo ko sapagkat pakiramdam ko ngayon, nalalanta na ako, namamatay na ako. Sa dami ng mga problema ko. Pero tama yung sinabi ni Father. Yung sinabi mo sa pamamagitan ni Father, nalulungkot ako, natatakot ako, nahihirapan ako, sapagkat ang pinangahawakan ko ay ang salita ng demonyo, hindi ng salita mo. Mula ngayon, Panginoon, ang salita mo ang pangahawakan ko. Pero sana, Panginoon, tulungan mo ako. Makabitaw man ako sa iyo, huwag mo kong bibitawan, iparamdam mo pa rin ang iyong pagtulong sa aking buhay. Alleluia! Purihin ang Diyos na hindi nagkukulang. Alleluia! Pasalamatan natin siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. Maniwalaan mo yan. Alleluia! Purihin ng Diyos. Alleluia! Sa takdang panahon ay babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin tapat siya sa kanyang mga pangako sa atin. Panghawakan mo ang mga salitang ito. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Sapagkat ang sabi ng Diyos, I know the plans I have for you. May mga plano ko para sa iyo. Mga plano hindi para saktan ka, hindi para ituloy ang paghihirap mo, plano hindi para habang buhay ay umiyak ka, hindi yun plano ng Diyos para sa'yo. Mayroong magandang mangyayari sa'yo. Ikaw ba na magulang? Gusto mong naghihirap ang iyong anak? Lucas 11:11, lalong hindi ganun ng Diyos. Nasasaktan siya pag nasasaktan ka, magtiwala ka lang sa kanya. Kaya mangyayaring maganda. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kaparanang sa unang-una, ngayon magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen.